naranasan mo ng manahi gamit ang kamay. Kailangan mo lang ng karayom at sinulit. Maraming oras ang nasisira o nasasayang sa tuwing tayo ay nananahi gamit ang ating kamay dahil nga ito ay mabagal at matagal. Kaya ngayon, ituturo ko ang paggamit ng makinang lipadya. Nakikita natin ang ating mga lola noon ay nananahi gamit ang makinang lipadya. Ang makina ang kaibigan ng modista at ng sastre. Ito yung mga lalaki at babaeng mananahi. Dahil malaki ang tulong ito sa kanilang hanap buhay. Lalong-lalo na ang mga fashion designer. Yung mga beauty queens natin dyan na nakapagsusuot ng mga magagara at magagandang mga gown ay itinatahi gamit ang makinang dimotor o dipadya. Dahil sa paggamit ng makinang dimotor o dipadya ay marami silang nagagawang mga kasuotan o damit kung saan ang lalawikan ng Rizal ay kilala sa paggawa ng mga damit. Kaya naman sila binansagan bilang RTW Capital of the... Ano mang uri ng makina ang gagamitin, kailangan natin makilala muna ang mga bahagi ito. Dapat ding nating malaman ang gamit at kahalagahan ng bawat bahagi ito. Ito ang halimbawa ng makinang demotor. So, ang kinagandahan nito ay nabibigit natin kahit saan at napapahanda rin o gamit ang kuryente. Pero ngayon, ang ituturo ko muna ay ang paggamit at ang mga bahagi ng makinang lipadya. Narito ang isang halimbawa ng makinang lipadya. Ang nakikita nyo ay ang kaha o ito yung cabinet. Ito ang lalagyan ng makinang lipadya. Ito naman ang bed o kama. Dito natin itinapatok ang ating itinatahi at ang ating kamay. Sa loob ng cabinet, nakatago ang makina. Ito ang tinatawag nating arm. Ito ang pull pin. Dito natin inilalagay ang karete ng sinulid kung tayo ay mananahi. Ito naman ang thread guide. Meron tayong tatlong uri ng thread guide. Arm, thread guide, meron itong kaliwa at kanan. Ang nasa kanan ay ginagamit tuwing tayo ay mananahi. Yung dito naman sa kaliwa, ang ginagamit natin kung tayo ay maglalagay ng sinulid sa ating bobina. Pangalawa, ang faceplate thread guide. Pangatlo, ang needle bar thread guide. Ito ang gumagabay sa sinulid patungo sa ating karayom. Yan ang tatlong thread guide na gumagabay sa ating sinulid sa tuwing tayo ay nananahi gamit ang makinang lipadya o dinotor. Ito ang tinatawag nating tension regulator. Ito ang nag-aayos ng luwag at higpit ng tahi ng ating makina. Kung tayo ay nananahi at maluwag ang pagkakatahi, kailangan lang natin itong iikot upang humigpit ang tahi ng ating makina. Ito naman ang thread take-off lever. Ang thread take-off lever ang humihila sa sinulid mula tension regulator upang hindi mabali ang ating karayom. Ito naman ang needle clamp. Ang needle clamp ang humahawak sa karayom upang hindi matanggal ito habang tayo ay nananahi. Ito naman ang tinatawag nating
pressure food. Ito ang umiipit sa tela habang tayo ay nananahi. Kung kailangan natin itaas ang pressure foot, kailangan natin itaas ang pressure bar lifter upang maipit natin ang tela. Kung kailangan natin ibaba ang pressure foot, kailangan din natin ibaba ang pressure bar lifter. Sa ilalim ng pressure foot, makikita natin ang feed dome. Ito ang humahatak sa tela. Ito naman ang bobina. Ito ang pinagkukuhanan ng sinulid sa ilalim ng makina. Ito naman ang bobbin case. Dito inilalagay ang bobina. Ito naman ang slide plate. Ito ay makinis at makintab na yari sa metal. Tinatanggal ito upang makita at matanggal ang bobina o ang bobbin case. Ito naman ang shuttle. Ang shuttle, dito inilalagay ang bobbin case na may sinulid na. Ito naman ang ating balance wheel. Ito ang nagpapaikot sa ating karayom o sa buong makina para tayo ay makapanahi. Sa gawing kanan ng ating balance wheel, dito makikita ang stop, motion, and screw. So, niluluwagan yan kung tayo ay maglalagay ng sinulid sa ating bobina gamit ang bobbin winder. Ito naman ang bobbin winder. Dito natin nilalagay ang bobbin kapag wala na itong laman. Ang bobbin winder. Ito ang stitch regulator ang nag-a-adjust sa ating tahi. Kung ito ay malaki, kailangan lang natin itong ibaba. Kung gusto natin mas maliit, kailangan natin itong itaas. Ang isa pang ginagawa ng stitch regulator, ito ang ginagamit natin upang magkaroon ng back stitch ang ating tinatahi. Ang gagawin lang, itaas natin sa ito sa pinakaitaas. Para kapag tayo tumatahi, ito ay babalik. So kung gusto nating running stitch, ibababa natin ito.
halagang matutunan natin ang paggamit ng makinang dipadyak. At nalaman nyo rin ang mga bahagi nito at kahalagan ng bawat isa. Ngayon, malalaman mo kung paano mo ilalagay ang sinulid sa iyong makina. Pangalawa, malalaman mo rin kung paano ka magpapalit ng karayom kapag ito ay nabali. At ang pangatlo, ituturo ko kung paano mo lalagyan ng sinulid ang bobina kapag ito ay naubos na. Pang-apat, ipapakita ko sa inyo ang pananay na punta ng unan gamit ang makinang ipadyak. Ngayon, turo ko naman ang paglalagay ng sinulid sa ating makina. Una, kumuha ng isang karete ng sinulid. Ilagay ito sa ating spoon bin. Pangalawa, ilagay mula sa spoon bin, hapakin natin ang sinulid at ilagay natin ito sa arm thread guide sa gawing kanan. Mula sa arm thread guide, ilalagay o haatakin ang sinulid patungo sa tension regulator. Tandaan, ang tension regulator ang nag-aayos ng higit o luwag ng tahi ng ating makina. Mula sa tension regulator, ilalagay naman natin ito sa ating thread take-up lever. Ang thread take-up lever ang humahata sa sinulid mula tension regulator upang hindi maputol ang karayom. Ang pagpasok mula sa labas, papasok. Mula sa thread take-up lever, ilalagay natin ang sinulid sa ating faceplate thread guide. Mula sa faceplate thread guide, ilalagay naman natin ito patungo sa needle bar thread guide. Ang needle bar thread guide ang gumagabay sa ating sinulid patungo sa karayom upang hindi ito magka-buhol-buhol habang tayo ay nananabi. Tandaan, hindi kailangan bilaan ang sinulid. At sa paglusot ng sinulid sa karayom, maaari tayong gumamit ng threader. Ang threader ay makakatulong sa atin upang mas mapadali natin o mas mapabilis natin ang paglalagay ng sinulid sa ating karayom. Kailangan lang natin itong gupitin. Pasok natin mula kaliwa patungong kanan. Upang makuha natin ang sinulid sa ilalim ng makina mula sa bobina, kailangan nating paikutin ang makina gamit ang ating kamay. Na.
Paano magpalit ng karayom sa ating makinang depajack? Una, dahil naka nasa ibaba ang ating karayom, kailangan natin itong itaas. Itaas ito gamit ang balance wheel. Yan. Kapag tumaas na, maaari na nating tanggalin ang karayom. Luwagan ang needle clamp. Tanggalin ang karayom. Palitan, kumuha ng bagong karayom. Ayan ang bago. Flat, may flat siya dyan. Ito yung flat. Yung flat na yan ang ilalagay natin dito sa may needle clamp. Ito, lalagay lang yan. Then, huwagan, higpitan ulit yung needle clamp. Babalik lang natin yung ating sinulid. So, ipapasok lang natin yung sinulid dito sa ating butas ng karayom. Ayan, punin lang natin yan. Ayan. Padalang kasimple magpalit ng sinulid sa ating karayom. So, ngayon, tuturo ko naman kung paano natin papalitan ang ating sinulid mula sa bobbin case. So, una, slide lang natin yung faceplate. Faceplate. Then, kunin natin, hatakin natin yung lip. Meron siyang pull. So, yung lip na yan, hatakin lang natin para makuha natin yung bobbin case. So, pag nakuha na natin bobbin case, makikita natin, no, wala nang laman yung ating bobbin. So, paano natin ito papalitan? So, ang paglalagay ng sinulid sa ating bobbin, kapag wala na itong laman, magsisimula tayo sa spool pin. Ilalagay natin ang isang kareta ng sinulid at ilalagay ito sa arm thread guide sa gawing kaliwa at base thread guide. So, kailangan nating luwagan ang stop motion and screw upang hindi umandar ang makina at masira ang karayom at ang presser foot. So, kailangan lang nating luwagan ang stop motion and screw sa gawing kanan ng balance wheel. Kapag ito ay naluwagan na natin, maari na nating simulan ang paglalagay ng sinulid sa ating bobina nang hindi umaandar ang buong makina, na hindi gumagalaw ang karayom at ang presser foot. So dito, mapapansin nyo, dahil naluwagan natin ang ating stop motion screw, ang umiikot lamang ay ang balance wheel. So i-press lang natin, ididin lang natin ang bobbin winder. Ngayon, napuno na natin ng bobina. Kailangan maaari na natin itong tanggalin. Ayun, makikita natin, no, wala nang laman yung ating bobbin. So, paano natin ilalagay? So, meron na tayong naka-ready bobbin na puno na ng sinulid. So, simple lang. Ipasok lang natin yung bobbin dito sa ating bobbin case. So, pasok lang yan. Then, kunin natin yung excess na sinulid, yung dulo. Ipapadaan natin ito sa side. So, meron dito ang daanan ng sinulid. Ayan. So, hatakin lang natin yan. Papasok yan dito sa may butas. So, ganun lang kasimpleng maglagay ng sinulid sa ating bobbin case. So, kapag nailagay na natin, kailangan natin itong ibalik sa ating makina. So, ganun lang din. No? Buksan lang natin yung faceplate para makita natin. So, idapadaan natin ito sa ibaba. Ngayon, ipapasok lang natin ito sa ating lalagyan ng bobbin case. So, papasok lang natin yan dyan. Yan, tulak lang. Yan. So, kapag nailagay na natin, so, meron niyang extra sinulid. So, para maibalik natin yan sa taas, ang gagawin lang natin, ibababa natin yung makina natin na may sinulid din. So, ibababa lang yan. Gamit ang balang kamay, balance wheel.
hataki lang natin. Ayun, so lumabas na yung sunulid mula sa ating bobbin. So kapag nailagay na, maaari na tayong manahi. So try lang natin, no? Maaari maganda, no? Subukan muna kung maganda yung pagkakatahi ng ating makina. So makikita niyo, no? So maganda yung tahi ng ating makina. So paano natin lalagyan ng lock ang ating mga pananahi, no? So running stitch, then back stitch, angat lang natin itong stitch regulator. So itataas lang natin itong stitch regulator. Magbaba stitch ang magita. Ayan. Then, para mag-running stitch, bababa lang natin yung stitch yan. So, pag natapos na tayo, ganun pa rin, itatas natin yung stitch regulator para mag-back stitch. Yun yung pinakalock natin sa ating pinatahi. Then, ibababa ulit. So, mula sa pagkakataas, ibababa natin ito. Ulit, set natin sa number 10 sa ating tension regulator, then running stitch. Yeah. Makikita nyo dito sa yung back stitch natin, no? Yan, kahit di medyo maayos. So, dito yung tinahi natin na running stitch and back stitch. So, dito tayo nag-lock. Then, sa pinakapatapos din natin, no? Ganun din, no? Meron tayong running stitch and back stitch. Okay. Tandaan, bago natin tahiin ang ating mga pinatahi o mga tatahihan, kailangan na natin itong subukan sa isang piraso ng tela kung maganda ang tahi ng ating makina upang hindi natin masira o maksaya ang tela na ating gagamitin. Kung sa tingin nyo ay maganda na ang tahi ng inyong makina, maaari na nyo na itong gamitin. Kung may naririnig naman kayong ingay o malakas na ugong ng ating makina, ay maaari natin itong lagyan ng langis upang maging maganda ang takbo ng ating makina. Okay, so dahil naayos na natin ang makina, maaari na tayong manahi. No? Subukan natin. So nahiyan itong telang ito. Tapos na natin, no? Yung pinatahi natin na skip lang muna. Yan, so, palitarin lang natin. Tada! So, diba? Yan, so, ayusin lang natin, no? Pagkakapalit na dito. Yan, so, meron tayong skip ng unan. This is Hello Kitty. So, nakagawa tayo, nakatahi tayo. Matutuwa yung mga babies ko nito. So, yung anak ko ay gustong-gusto niya ang Hello Kitty. So, dahil wala akong zipper, hindi ko muna malalagyan ng zipper ngayon, no? So, kailangan muna natin bumili ng zipper. Pero, naipakita ko na yung tamang pag-ayos at paggamit ng makina. Tandaan, bago gamitin o pagkatapos gamitin ng ating makina, kailangan natin itong punasan at linisin. Tanggalin ang sinulid mula sa spool pin.
at ilagay ito sa kaha. Lagyan ng kapirasong tela ang ilalim ng pressure foot upang maiwasan itong masira. Itaas lamang ang pressure bar gripper upang maitaas natin ang pressure foot. At ibaba muli ang pressure bar lifter upang bumaba naman ang pressure foot. Tanggalin natin ang belt mula sa bandwidth. Then, buksan natin ang kaha upang maitago ang makina. Ayusin mabuti. Pa ng makina gamit ang kama. Kung meron kang tela o meron kang pambalot, maiging balot ito upang hindi masira ang ating makina at ilayo ito sa mga nababasang lugar upang maiwasan ang pagkakaroon ng kalawang. Maraming salamat! Naway, may natutunan kayo sa paggamit ng makinang tipadyak. Kung may tanong, just type your comment. At kung nagustuhan naman ang aking first vlog tungkol sa paggamit ng makinang tipadyak, please subscribe.